Ah! Master, bakit ko naging bato sa sunshine? Dahil sa kabutihan na ginawa niya, ang pag-aalay ng sarili niyang buhay para lang iligtas tayong lahat. Nakita ko kung paano mo pinalabas yung palaka kanina. Napunta sa iyo ang kapangyarihan ng mababarang nang mahawakan ka niya. Ikaw ang isa sa mga kung fu kids sa mga katulong sa misyon ko. Kailangan ko mag-ipon ng pera para hindi pa ang pulmamang kambal. Ura ko na anak, hindi mo kailangan gawin ito. Ma, huwag na po kayo malungkot. Kaya nga po ako gumagawa ng paraan. Tulong-tulong tayo. Hindi ko alam kung bakit nawawala yung kita ng factory. Lahat na lang, nasisira na. Daddy! Kailan mo kayo ginawa mo? Kailan mo yung ginawa mo? Kailan mo pinupulot na lang pera ang pambili niyan? Pusong itim. Lumantad na ang pusong itim. Ito ang pusong itim ni Shenny Liang. Pusong itim ni Shenny Liang? Master Kung, alam mo na ang tanging paraan para mawasak ang pusong itim ay ang mailagay ang pusong pula kay Shen Li Liang. Yun lang, Master Kung. Meow! Kaya kahit anong gawin mo, hindi mo ito magagawang wasakin. Sinabi ko na sa'yo, Master Kung, ang kapangyarihan ng kasamaan, tapatan mo man ang pinakamahusay na kung fu, ay patuloy pa rin maghahari. Dahil purong kabutihan ang katapat ng purong kasamaan. Ang pusong pula lamang na ginawa ni Master Meng Tang ang siyang katapat ng kapangyarihan ng pusong itim ni Shen Li Liang. Tapusin breakfast mo? Saan ko, saan ka pupunta? Malilate na po ako eh! Eh, aga-aga pa, Chabs. Wala pa nga school bus mo. Pupuntan ko na lang po si Marsh. May gagawin niya pa kaming assignment eh. Ah, ganun? Sige. Sige po. Mag-iingat ka, anak ha. Sabihin ako sa'yo! Wow! Hot dog! Iwan! Pare, Kuya Lemion! Please, kahit kunti lang! Please! Huwag mo ako tatawagin, Bis
Bakit mukhang PG si Chubby ngayon? Anong PG? Pork na ginis, ha? Sarap yun! Alam mo, Chubby, may sasabihin ako sa'yo. Mars, gutom na ako, no? Importante sasabihin ko, eh. Mars, kahit na importante yan, hindi ko maintindihan yan kapag yung walang laman ang chan ko. Ano kaya yung importanteng sasabihin ni Kuya Lem? Kasi galit sa akin si Daddy. Bakit? Kasi masyado daw akong matakaw. Kaya nagalit sa akin. Tatakot na nga akong kusabay siyang kumain eh. Hindi na ako nakakain ng almusal sa bahay. Sige na, Chubbs. Kain ka na. Tarahan mo kami ni Baby. What? Ay mo, yung palang pusong itim ni Chanel Young. Dapat pala, dati na natin yung binigay kay Master Kung Fish Boy. Oo nga, Chubbs. Kaya dapat wala tayong tinatago sa isa't isa para mabantayan natin ang bawat isa. Yun na nga eh. Hindi ko lang man alam na sa loob ng Fish Boy yung pusong itim. Okay na yun. Ang importante, natuto ka sa mga mali mo. Grabe na yung usapan nyo, ah! Hindi ko maintindihan. Anyways, andyan na yung sundo ko. Kailangan ko na muwi. Amoy na! Samahan kita! Sure! Baka nandyan dad ko. Pakilala na kita. Dad! Kamusta mo kay Congressman, ah! Bye! Ingat! Ikaw, uwi ka na. Halid na kita. Hatid, magkapit-bahay kaya tayo. Tsss! Eh, baka kasi makagat ka ng aso o madapa, di ba? Yung tsiyo, tara na nga. Ginagawa ngayon. Anong problema mo? Magre-resign na po sana ako. Ano? Hindi ko na po kasi kaya yung trabaho ko. Marami yung nangyayari na hindi ko alam. Nalulugi na po tayo. Marami yung mga bagay na hindi ko matandaan. Kaya ako magre-resign na ako. Hindi pwede. Anong sinasabi mo hindi mo alam kung bakit nalulugi yung kumpanya? Ikaw ang nagpapalugi. Ikaw ang magbangon. Pero sir, sinubukan ko na po eh. Hindi ko na po talaga kaya. Buo na po yung desisyon ko. Sige, ikaw umalis ka. Pero tumastandaan mo, importante sa akin ang kumpanya ko. Tanong mo sa sarili mo kung ano ang importante sa'yo. Tomas, matalino ka at mahal mo ang pamilya mo. Ipagpatuloy mo ang pagtatrabaho mo. Wala pa mga pirma to. Randolph, excuse me lang.
ginawa ko pang sulatan ng likod ko. Sige na. Let's go, let's go. Randolph, teka, sandali lang. Sandali lang. Wala akong nilakukamit mo siya sa kanya. Gusto mo namin dito. Gusto mo namin dito na Kuya Uragon. Hindi na po ako magkakasakit. Pipiliting ko po, tita. Basta magkikita pa rin tayo, ha? Hahanapin namin kayo ng Kuya Uragon nyo. Lagi kayo magpapakabait, ha? Huwag niyo pababayaan ang sarili ninyo. At huwag kayong makakalimot na magdasal bago kayo matulog. Sige na, tama na yan. Mas mahirapan lang kayo. Marami pa tayong ayusin bukas. Maaga flight natin. Tara, let's go. Let's go, let's go. Huwag na kayo umiyak. Mabait naman si Randolph nyo eh. Teka lang po! Teka lang po! Di ko po sila ipapambol! Di ko po sila ibibigay! Uragon, pumirma na ang nanay mo sa kontrata. Kung di mo sa akin bibigay ang kambal, makukulong ang nanay mo. Hindi! Hindi pwede! Ayoko! Let's go, let's go! Uragon, Uragon, tama na! Uragon! Sakay na kayo, sakay na. Come on, come on. Ma! Bakit hindi niyo po inintay? Gumawa ng paraan! Ma! Uragon, tama na! Ophelia! Tama na, Uragon! Ma! Dito! Uragon! Ophelia! Ophelia! Uragon! Uragon, tama na! Ophelia! Ophelia! Si Cornelia. Hindi na natin sila kayang buhayin. Mas mapapabuti kung nandun na lang sila sa Tito Randolph mo. Hindi, Ma. Isang pamilya po tayo. Dapat pagkakasama tayo kahit na anong mangyari. Hindi po natin masisiguro kung alagaan niyang kambal katulad ng pag-alaga natin. Mas maganda ko sa atin sila. Mas maganda ko tayo mag-alaga sa kanila, Mama. Alam ko yun, Uragon. Mas maaalagaan natin sila. Oo, alam ko yun. Pero naman, hindi na nga natin kaya. May sakit si Cornelia. At kahit ano pang sabihin mo, mas makakabuti sa kanila na nandun sa pamilyang may pera. Yung pamilyang matutustusan ang pagpapagamot niya. Yun ang inisip ko at yun ang ginawa ko. Hindi ko hihintayin mamatay si Cornelia nang dahil lang gusto ko siya makasama. Anak, masakit man yung ginawa ko, alam ko yun ang kailangan. Yun na din sana isipin mo. Sabi ko naman po sa inyo na magtatrabaho po ako eh. Kahit na nga pagkain, susubo ko pero itatabi ko na lang para sa inyo. Para sa kambal. Mahal ko sila, Mama. At kahit mahirapan ako, di ko po sila ipapamigay katulad ng ginagawa nyo. Mahal ko din sila! Mahal ko! Ma, kapag ako na po bang nagkasakit, papamigay niyo rin po ba ako ng ganun? Kasi, di niyo na po ako kayang pakainin. Di niyo na ako kayang buhayin. Hindi po ganun ang alam kong pagmamahal, Ma. Anak, sorry.
lang umiyak Uragon kahit kung kids na tayo. Ako rin, pag masama love ko, umiyak rin ako. Nandito naman kami ng ni Bibit, ng mga kaibigan mo eh. Kailangan mo ng tulong. Umiyak ka lang sa amin. Kaibigan ka namin, Uragon. Magalala. Makakabawi rin tayo. Hindi ko matatanggap yung paliwanag mo, Tomas. Matagal na panahon nating pinag-ipunan ang savings natin. Tapos bigla na lang mawawala? Ni hindi mo sabihin sa akin kung saan mo dinala? Maniwala ka, basta magtiwala ka lang. Magtiwala? Noon, kaya kong gawin yun. Pero ngayon, kahit pikit mata, hindi kaya. Sabihin mo sa akin, saan mo dinala ang pera natin? Ilagay ko sa negosyo ni Mr. Fernandez. Kailangan ko ibangon ulit yung negosyo niya. Yun yung usapan namin. Empleyado ko lang niya. Hindi ikaw ang may-ari ng negosyo. Di hindi ka nga niya kapartner eh. Bakit kailangan ang pera natin ang magbangon sa negosyo niya? Hindi mo maintindihan. Kailangan kong gawin to. Hindi ko lang alam kung paano ko papaliwanag sa'yo. Talagang hindi ko maiintindihan. Isasakripisyo mo ba kami ng anak mo? Wala na ba kaming halaga sa'yo? Ako to para sa inyo. Kasi mas mahalaga kayo kasi sa anumang bagay dito sa mundo kaysa sa pera o anumang material na bagay. Maniwala ka sa akin. Para sa inyo to. Uragon! Hanap mo daw ako, sabi ni Baby. Lem, ayaw mawala ang mga pinsan ko. Kailangan ko ang tulong mo. Eh, anong gagawin natin? Babawihin ko sila. Pero narinig mo naman na sabi ng Tito Randolph mo, di ba, na hindi na pwedeng bawihin ang kambal? Kasi pinilibahan na ni Aling Juana yung kontrata na binigay ng Tito Randolph mo. Kaya pag binawi natin ang kambal, sigurado ako makukulog si... Hindi. Akong bahala. Ha? Paano yun? Pupuntahan natin ang bahay ni Tito Randolph. Tatakas natin sila. Ha? Di ba masama yun? Yan na naman masama dun. Mga pinsan ko yun eh. Parang kapatid ko nga yun. Mali eh. Sabi mo tutulungan mo ako. Nangako ka. Masama itong ginagawa natin eh. Lem, ano naman masama dun? Mga pinsan ko yun. Eh, para tayo mga kidnappers. Lem, hindi tayo kidnappers. Eh ano, pinappers? Oo. Lem, magseryoso ako nga. Mamaya na ang flight nila. Kailangan may takas ko sila bago sila makasakay sa aeroplano.
yung plano. Sige, sige, sige. Teka lang, may pera ka ba para sa gamot ni Cornelia? Gagawa ko ng paraan. Di ako tulad kay Mama na madaling sumuko. Eh, paano naman tayo makakapasok dito? Dito muna kayo sa garden, ha, para mapreskohan kayo. Kukuha ko kayo ng merienda. Upo muna kayo dito, ha. Nilo, pakitingnan-tingnan tong kambal. Pag may nangyari dyan, lagot ka sa akin. Ayoko dito. Gusto ko kay Tia Juana. Ako rin, gusto ko kay Kuya Uragon. Lem! Bilis! Masilip, Lem! Masilip! Sige! Bisa muna. Ophelia! Cornelia! Buksan niyo yung gate! Bilis! Dali! Saan ang kambal? Hindi! Hindi pwede! Ayoko! Cornelia! 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 Si Cornelia! 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 Nasa sila ito de Vela live here? Asawa ko siya pero hindi siya nakatira dito eh. This is Sander, my son. He needs his father. Anong nangyayari sa'yo, Tomas? Hindi ko na alam kung paano pa makakaahon sa problema na ito. Tomas, gawin mo kung ano ang tama. What took you so long? Nandito na nga ako kagad eh. Mag-a-apply ka ba? And the offer will last for only 10 seconds. Oh, sige, sige. Magsimula na ako bukas. Pero, you can get it after you have dinner with me. Hello!